So, ayun, magandang umaga mga karabit, no. Ngayong araw ipapakita namin sa inyo yung isang klase ng ano, skin infection o sa mga rabbit natin or fungal infection. Yan, makita natin. Meron siya sa noo niya banda. Meron din siya sa ilalim sa paa. And then meron din siya dito sa gilid. Ay, saktan siya. Sa may gilid banda. Ayan, no. Yan. Meron siya ganyan. So, ito, anong pinagkaiba niya sa ano, mangge, yung typical na mites problem natin. Kasi pag ganito, makita natin, yung mites kasi or yung mangge nag-i-start yan sa mga tip ng ano, sa tip ng paa, sa tip ng nose, tip ng ears, yan yung mga na usually nag-i-start. Dito makikita niya nag-start sa may noo, ayan o, makita niyo, kakaroon ng crusting and then nagkakaroon ng parang yan yung ring type, nagbuibilog yung ano, nagkakaroon ng ring. Kaya sa part niya, para ito tinan nyo, nagkakaroon ng ring bilog. Ang isa sa mga, isa sa mga ano, fungal infection sa rabbit natin. Ngayon, itong pinakaiba nila, yung treatment dito, hindi siya katulad ng treatment ng mangge. Or mites, kasi po dyan, sa mites po dyan, gamitin lang ivermectin lang. Ito pag ivermectin natin, hindi rin nawawala. Nag-i-stay lang. So kasi dito, kailangan may fungal infection. Sa ano, sa treatment, usually mayroon yung nabibili sa mga pet shop or pet store. Meron din sa ano, yung mga vet noderm, yung mga katulad ng ano, yung sa ringworm din ng tao. Meron din yan yung nabibili sa mga ano, sa pet shop. So, ano lang, minsan ano lang pinapahid, minsan yung iba sabon. Yan, para at least mamatay yung ano, fungal. Ang ano kasi amangge, mites siya. So ito naman ano, usually sa experience ko, minsan pag may nagkakaroon ng ganito, nagkakaroon lang siya sa mga ano, sa mga maliliit or mga ano, bata pa na rabbit, sa mga kids, mga 1 to 3 months nagkakaroon. Pag yung mga mature na or grown up na yung mga breeder na natin, mahirap na magkaroon ng ganitong case. Tapos, ang dito sa ganito, kung talagang bibigyan nyo lang ng tamang nutrition yung rabbit natin, pag nagkaroon ng ganito, after ng 3 to 4 months, nawawala na rin siya. Gumagaling siya ng kusa. Pat kailangan lang may proper nutrition yung rabbit. So, ayun lang, sana nakatulong yung isang, ano namin, isang video na to para sa dagdag na knowledge tungkol sa mga skin infection ng mga rabbit natin. At, ano lang, ang pinaka main solution mo sa mga ganitong klase is to make sure lang na ano, na malinis yung mga cages natin, sa ano, clean and sanitize yung mga ano natin, yung mga cages natin. Tapos if in case na may ganitong klaseng ano na case yung rabbit, dapat na isolate natin to prevent yung pagkakahawa-hawa nila, no. Kasi highly contagious o nakakahawa yung mga ganitong klase. So, sa tao usually pag ganito nakakahawa din, so dapat magkaroon tayo ng precautions sa para hindi tayo mahawa. So ayun lang, sana nakatulong yung video namin. At kung may mga viewers tayo dyan na hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, subscribe nyo lang po yung channel natin at Nicious Pets para po patuloy kayo maka-receive ng mga tips, skincare guides na nagagaling din sa amin sa Nicious Pets. Ayun po, so kagaling din to siya. Bibidyo po kayo pag ano siya, pag okay na siya, updated yung pag gumaling na yung mga ano niya. Usually na wala din talaga yan. Hindi lang medyo matagal yung cases bago siya mawala. So, ayun. Bye-bye. Cute na. Cute siya.